Bakit ang bilis mo patakbo ng kalesa? Muntik mo naman sa gasaan mga tao dito, ha? Ano ba ang pakialam mo, ha? Ano, ha? Hoy! Pagpupulong na gaganapin dito ngayong araw? Magbigay galang naman kayo sa pagpupulong na gaganapin ngayong araw. Magandang araw. Magandang gabi po. Akit po sana ako ng ligaw sa anak ng dalaga. Pasok kayo ikaw at makapunta. Salamat po. Maiwan mo muna kayo ng aking anak. Musa kayo makapag-usap kayo ng mga. Salamat po. Sir, sir, dito po muna sa labas. Salamat dahil pinatuloy mo ako at kinausap na din. Wala ka naman. Ngunit ako may pagtatamad sa'yo. Sa pagkakaalam ko ay namamasukan siya sa isang bahay kalakal na pinagmamayarian ng aking kaibigan na si Mr. Kurzweil. Ha 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 ha! Magandang araw, kaibigang Kurzweil. May tatanong lang sana ako. Tatanong yung kaibigang Rualde. Di ba't isa sa mga trabador mo ay si Luis? Oo naman, kaibigang Rualde. Bakit mo na itanong? Gusto ko sanang tanggalin mo si Luis sa kanyang trabaho sa iyong bahay kalakal. Huwag nang magtanong kung bakit, basta gawin mo bilang kaibigan na rin. Basta ikaw kaibigan, walang problema. Salamat kaibigan, maaasahan ka talaga. Lele, halika dito, may ako sabihin sa'yo. Ano po yun? Gusto kong tawagin mo si Luis. Okay po. Luis, pinapatawag ka ni Mr. Carlsberg. Magandang araw, Mr. Colesburg. Pinatawag niyo para ako? Oo, Luis. Dahil ito na ang iyong huling pagtatrabaho dito sa bahay kalakal. Ha? Bakit po? Meron ba akong nagawa na hindi niyo nagustuhan? Sa akin, Luis, wala. Pero sa kaibigan ko, meron.
masabi ko lang yung lalaki ng puso. Tuwing gabi ko lang napaparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Sa pagsapit ng liwanag, parang hindi na tayo magkakilala. Ngayon, hindi nga kita madalaw sa inyong bahay. Kwera na lang kung ganito. Swerte ako dahil mahal mo ako at mahal mo kita. Sigurado bang swerte ako? Tuwing gabi na lang tayo nag-uusap at nagkikita. Dahil alam ko, isang trabahador na ako at walang kayamanan. Natatakot ako na baka malaman ang iyong magulang at paghiwalayin tayo. Alam ko, may tinatago ka at matagal ko na itong napapansin. Kung talagang mahal mo ako, sabihin mo kung ano talaga ang tinatago mo. Tama na, Luis. Hindi mo pa alam na nasasaktan ako sa mga sinasabi mo? Na hindi mo nga alam na pinapatay mo na ako sa hinala mo hindi na kita mahal? Alam mong mahal na mahal kita. Pero inaamin kong may kasalanan akong ginawa. Pero dapat tinatago iyon. Alam mo ba kung bakit ko tinatago yun? Luis, ayaw ko pang mamatay. Mas gusto ko pang madurog ang puso ko kaysa mamatay. Bakit, Danding? Makikipaghiwalay na ako sa'yo, Luis. Gusto mo malaman kung bakit? Ha? Dahil sa tunay na buhay ngayon, hindi pag-ibig ang kinakailangan. Pera, Luis! Pera! Ngayon sabihin mo, may sapat ka bang halaga para bilhin at buhayin ako? Wala, Luis! Wala! Pero Surahalde, meron! Meron! Kaya niya akong buhayin, di tulad mo! Kung gayon, si Rualde? Oo, si Rualde! Ibinenta ako ng mga magulang ko sa kanya at ang tanging kabayaran ay pagpapakasal ko sa kanya! Pero Danding... Shhh! Tama na! Hindi mo ba ako narinig? Ako nga yung kabayaran sa utang ni Ama kay Rualde! Wala akong magagawa doon! Dahil utang ko sa kanila kung ano ako ngayon! Mahal ko, magtana na tayo. Ako'y para sa'yo at ikay para sa akin. Hindi, Luis! Kailanman hindi ka magiging akin at hindi ako magiging sa'yo! Hindi, Luis! Hindi tayo bagay! Kalimutan mo na ako! Kung mayaman ka lang sana, eh pwede tayo magsama! Makikiusap ako, Luis. Kung pwede, kalimutan mo na lang ako. Tama. Sa araw na magkasama kayo. Malapit na ikasalang ating anak. Ako'y magsusuot ng mga garang damit. Oo, at ikaw maghatid ng ating anak sa kanya mapapangasawang sa Rualde. Alam kong mabubuhay ng marangya ang ating anak dahil siya ay nasa piling ni Rualde. Oo, at sana'y magiging masaya sila. Ah! O naman! Akalain mo, ang magiging asawa ng ating anak ay sa pinakamayaman dito sa ating bayan? Danding! Danding, ito may dala akong prutas para sa'yo. At teka, may dala din akong bulaklak para sa'yo. At siyempre, para sa aking mapapagsawa. Ah, sige. Salamat, Rualde. Pakilagay na lang dyan. Nadating din ang araw na magiging aking ka. At ang araw na iyon ay ang ating kasal. Mawawala na si Luis sa buhay mo. Dahil pagmamay-ari na kita. Gunday! Pa! Sir, bakit pa? Bagay mo nga si Pedro at pupuntahin sa aking silid. Okay. Dr. Pedro, pinapatawag ka ni sir. Sige. Sir, center, patawag niyo na po ako. Hoy! Hoy, mama! Alam niyo na ba? Talaga? Teka, ano kaya pinag-usapan nila? Yun ang alamin natin. Sige. Umupo ka muna, Pedro. Pedro, ayoko na magpaligoy-ligoy. Pinapunta kita rito upang papiliin kung gusto mong umalis at lumayas o tatanggap ng 10,000 piso. Oh, siyempre naman, sir. Tatanggapin ko yung 10,000. Teka, sir, ano po ang gagawin ko para matanggap ko ng 10,000? Simple lang naman. Patayin mo si Luis. Pag ito'y nagawa mo, makakatanggap ka ng 10,000 piso. Opo, sir. Masusunod.
Ano bang ginagawa yun dyan? Pedro, ano bang pinag-uusapan nyo? Ano bang nangyari? Teka, isa-isa lang pwede. Ito lang masabi ko, pinapalayas na ako ni Sir Ruhalde. Luis, nandiyan ka ba, Luis? Luis, si Pedro to, Luis! Ano ba sadya mo, Pedro? Luis, pwede ba dito ako muna tumira? Kasi pinalayas ako ni Sir Ruhalde. Wala akong mapumunta, kaya dito na ako pumunta sa'yo. Baka matulungan mo ako. Okay, walang problema. Pasok sa bahay ko. Pasensya salamat bahay talaga, Luis. Salamat talaga. O, pare Pedro, ano bang problema? Pare Luis, meron sana akong pakiusap sa'yo. Pwede mo ba akong samahan sa bahay ni Rolbe? Pukunin ko lang yung mga damit mo nang iwan doon. O, sige ba? Sige, salamat talaga, pare. Pare Luis, dito ka lang ay tayo ako. Kunin ko lang yung mga damit ko. Sige, pare Pedro, mag-ingat. Teka, wala naman akong kasalanan! Diyan ka na! Wala ako kinulong, wala naman akong kasalanan! Kailangan ko magpapasal sa lalaki, hindi ko naman gusto. Ngunit, wala akong magagawa. Kailangan ko sundin ang kagustuhan ng aking mga magulang. Akala ko'y akin ka na, dahil sa akin ka nagpakasal. Pero hindi mo ako magawang ibigin. Ang laki kong tanga. Bago kami ikasal ni Danding, ay may nangyari na pala sa kanila dalawa ni Luis. Ikaw bata ka. Sagabal ka sa aming pagsasama ni Danding. Dahil hindi kita anak. Anak ka ni Luis. Kaya dapat kang mawala. Anong ginagawa mo? Wala. Hinahalikan ko lang yung anak natin. Napakalaki kong tanga. Ba't mo yung nagawa? Buti nga't di ka naabutan. Masisira ako kay Danding nito pag napatay ko yung bata. Pero, gagawa ako ng paraan upang mawala sa piling namin ang batang yun. Sunog ang bahay niyo. Bayan mo yung bata. Pare, kumusta? Naitanin mo na ba yung dinamita? Oo, pare. Naitanin ko yung dalawang dinamita at mamaya sasama mo yun. Makakalabas din tayo. Oo nga, pare. Pare, tingnan mo yun, oh. Parang may nasunog na bahay. Yun, oh. Parang sa bahay ni Ruwaldi yan, oh. Lumalaki na yung sunog! Pare! Ang sunog! Papalapit na sa dinamita! Paano ba yun? Kayamanan ko! Kayamanan ko! Kayamanan ko! Huwag!
ang kayamanan ko. You were looking at
wanna play no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. So much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. No reason why.